Hello! Welcome ulit dito sa panibagong nating video. At kung panibagong viewers ka lang po, don't forget to like, share, at subscribe na rin sa channel na to. Sa ibang bansa, makikita mo ang iba't ibang trabaho ng mga OFW. Iba't ibang mga tungkulin, pero iisa ang dahilan, iisa ang mithiin, at iisa ang pangarap. Yun ang mabigyan ng magandang buhay ang kanilang mga anak at pamilya sa Pilipinas. Dahil sa kahirapan ng buhay sa Pilipinas, napipilitan ang mga OFW ng mga ibang bansa. Dahil ito lang ang alam nilang kasagutan para maiahon ang kanilang pamilya sa kahirapan. Kahit hindi biro at sobrang sakit ang mawalay sa pamilya ng mahabang panahon. Lahat titiisin, lahat magsasakripisyo at lahat kakayanin ng isang OFW na pupunta sa ibang bansa. Sa bidyong ito, matutunghayan natin ang isa nating kababayang OFW sa bansang Qatar. Nakipagsapalaran sa ibang bansa para lang sa kanyang anak at mahal sa buhay. Subalit, hindi niya inakala na ang kanyang pamilyang iniwan sa Pilipinas ay masisira pala. Ang masakit pa dito, ang kanyang asawa na iniwan ay naghanap ng iba. At ang ating kababayan na nasa Qatar ay gumawa din ng hindi maganda. Sa akala niya na magagantihan niya ang kanyang asawa na gumawa ng kamalian. At ito ay nagkagulo-gulo na, nahumantong sa hindi na alam ang gagawin ni kabayan at humihingi na siya ng payo sa ating lahat. Dahil sa sobrang gulo na ng sitwasyon ng kanyang pamilya, ipinos ni kabayan ang kanyang problema at humihingi na siya ng payo kung ano ang kanyang gagawin. Tandaan po natin, si kabayan ay hindi nagpapasaklolo o humihingi ng tulong para ma-rescue, kundi humihingi lang siya ng payo sa kanyang sitwasyon. Para lalo nating maintindihan, basahin natin ang naturang post ni kabayan, kung ano talaga ang nangyari at kung sino siya. Ang post ay may caption na, "Pa-advice po, OFW po ako sa Qatar. Hindi ko na po alam gagawin po. Ganito po kasi yun. Nag-abroad po ako sa Qatar noong 2018 bilang DH. Pauwi na po sana ako 2020. Kaso corona po. Noong nandito ako sa ibang bansa, nagluko po asawa ko. Nang babae siya. Kitang-kita ng mga anak ko. Ang ginawa ko naman po bilang gante, naghanap din po ako. May nanligaw po sa akin, Pakistani po. Binigyan po niya ako ng cellphone, minsan load, at minsan siya po nagpapadala ng pera sa pamilya ko, sa anak ko. Pero itong Disyembre, bumabalik na asawa ko. Gusto ko nang iwan yung Pakistani dahil mahal ko pa ang asawa ko. Nakikipaghiwalay ako. Tinakot ako kukunin mga binigay daw niya, pati perang pinadala niya noon. Tapos pupuntahan daw ako sa bahay kung saan ako nag-work. Hindi ko na po alam ang gagawin ko po. Pa-advice po, hindi rin alam ng pamilya ko sa Pinas, anak at asawa ko. Siya si Grace Dingon, tubong taga Mikawayan, Bulacan. Kasalukuyang nagtratrabaho sa bansang Doha, Qatar bilang kasambahay. Ayon sa kanyang post, humihingi siya ng payo o advice para sa kanyang problema.
Siya ngayon ay nasa Qatar. 2018 nang sinubukan ni Grace ang kapalaran sa ibang bansa para mabigyan ng magandang buhay ang kanyang pamilya. Natapos na ang kanyang kontrata ng 2 taon. 2020, pauwi na sana siya sa Pilipinas. Pero dahil sa pandemya, hindi siya nakauwi hanggang ngayon. Ikinwento din niya na ngayon na nandito siya sa Qatar, ang kanyang asawang iniwan sa Pilipinas ay nagluko at nambabae. Ang masakit pa dito, nakikita ng kanyang mga anak ang ginagawa ng kanilang ama. Kaya itong si Kabayan, sa gusto niyang makagante sa asawang nagluluko sa kanya, naghanap din siya ng iba. Isang Pakistan na nasa Qatar mismo ang naniligaw sa kanya ang pinatulan niya. Ang kanyang Pakistani ay nagregalo ng cellphone at minsan nagbibigay ng load at minsan din nagpapadala ng pera sa pamilya niya sa Pilipinas. Pero itong nakaraang Disyembre na nakalipas na taon, bumabalik na sa kanya ang kanyang asawa. Dahil mahal pa niya ang kanyang asawa at gusto niyang mabuo ulit ang kanyang pamilya, nakikipaghiwalay ito sa karelasyon niyang Pakistani. Pero tinakot siya nito na kukunin ang mga bagay na ibinigay sa kanya at mga pera na pinadala niya sa pamilya ni Kabayan. Sinabi pa na pupuntahan niya si Kabayan kung saang bahay siya nagtratrabaho. Takot si Kabayan, baka ano pa ang gawin ng Pakistani sa kanya. Kaya hindi niya alam ang kanyang gagawin at humihingi na siya ng payo sa mga kapwa niya OFW. Isa pa, sa nangyayaring ito sa kanya ay hindi alam ng kanyang pamilya at anak sa Pilipinas. Dagsaan naman ang mga komento sa post ni Kabayan na naghayag sila ng opinyon tungkol dito. Sabi nila, kung kaya mong ibalik ang lahat ng binigay niya, ibalik mo at huwag ka nang makipag-ugnayan sa kanya. Huwag magpadala sa pananakot niya. Kung alam mo na hindi mo hiningi yon sa kanya at kusa niyang binigay, pero dapat maibalik mo pa rin para wala na siyang hahabulin sa iyo. Binablockmail ka lang niya. Sana kung gumanti ka sa asawa mo, hindi sa ganyang paraan. Pwede mo siyang hiwalayan o hindi bibigyan ng pera na pinaghirapan mo o ipakita mo sa kanya na matino kang asawa at ina ng mga anak nyo. At pagdating ng panahon, magsisisi siya sa ginawa sa'yo. Hindi ay yung nagipagrelasyon ka sa ibang lahi. Tingnan mo tuloy, ikaw pa ang nagkaproblema sa ginawa mo. Alam mo, madali lang ang pumasok sa problema pero mahirap lumabas. Kasi naman ate, hindi masusolusyonan ang problema kung gantihan ang nasa isip nyo. Dapat nung nagluko asawa mo, nag-focus ka sa work at sa mga anak. Kumuha ka tuloy ng bato, pinukpok mo sa ulo mo sa ginawa mo. Porkit nagluko, niloko mo na din. Di naglukohan na lang kayo. Family first before pleasure. Hindi nasusolusyonan ang problema kung mas dinadagdagan mo pa. Good luck po sa iyo, Kabayan. At heto pa, kaya never akong tatanggap sa kung ano man ibibigay sa akin. Kahit alam ko ayaw ko na sa asawa ko. Pero takot ako, baka pagdating ng araw maghihiwalay at pagbabayarin ako. Ay mali ka ate, alam mo pala sa sarili mo na mahal mo pa ang asawa mo kahit nagluko siya. Bakit ka pa naghanap ng ibang lalaki bilang ganti? Alam mo naman ang mga ibang lahi, tuso yan sila. At isa pa, babae tayo. Okay lang asawa mo lalaki, walang mawawala. Kahit ilang babae pa ang galawin niya. Good luck na lang sa iyo ate. Bayaran mo na lang siya. Ate, next time pag nagloko si Mister, ang iganti mo is successful. Kaya sabi nga nila, successful is the best revenge, hindi ang maghanap din. Tulad ng sinabi ko kanina, si Grace ay hindi nagpapa-rescue at hindi nagpapasaklolo, kundi humihingi lang siya ng payo sa kanyang problema. Mahirap talaga ang sitwasyon na hinaharap ni Kabayan, lalo na sa taong ginamit niya para maghigante sa asawa niya na unang nanloko sa kanya.
Siyempre, hindi gagawin ni Pakistani ang mga bagay na binibigay sa kanya kung hindi siya mahal nito. Kung inisip lang sana ni kabayan na hindi kasagutan ang paghihigante sa panloloko ng asawa niya sa kanya. Sana inisip na lang ni kabayan ang kanyang mga anak. Doon na lang sana niya ipinokos ang atensyon niya. Kesa hahanap ng isang bagay na bandang huli magkakaroon pa ng problema. So hanggang doon lang po, maraming salamat po sa pagsama sa akin sa videong ito. Kapag hindi pa po kayo nakapag-subscribe, please don't forget to like, share at subscribe na rin, plus click the bell button. Importante po mga kabayan ang bell button para lagi po kayong update kapag may panibago tayong video tungkol sa mga OFW, OFW news, OFW update at mga OFW documentary sa channel na to. Muli, ako po si Axel Vlog na nagsasabing, tandaan po lagi natin mga kabayan, ang isang pagkakamali ay hindi maitatama ng isa pang pagkakamali. Isipin natin ang dahilan bakit ka ng ibang bansa. Ang iyong kasagutan sana ang magiging gabay mo para hindi gumawa ng hindi maganda sa ibang bansa. Maraming salamat po sa inyong lahat.